Simulan na po natin ang ating bagong kwento. Uwi ka nitong si Nanay Canida habang tumatawa na. Nasa loob na kayo ng aking ritual at mga orasyon. Bago pa kayo dumating, nailatag ko na ito sa buong batuhan. Manghihina na kayo at hindi na makakawala pa. Napatitig ang mga aswang sa matanda. Hindi nila inaasahan na ganito na lamang kabilis silang tinalo. At sa isang iglap pa, akmang tatalo na sana ang mga ito doon sa batuhan para makagawa ng mga malalakas na mga orasyon. Sa tingin ng tatlo, kung sama-sama silang gagawa ng ritual, tiyak nilang mawawasak nila ang ginawa ni Nanay Canida. Ngunit napatigil ang mga ito dahil biglang may mga baging ang nakapulupot ngayon sa kanilang mga paa. Hindi na sila makakilos pa. Nahuli na sila ng tuluyan itong si Nanay Canida at magiging katapusan na nila. May mga kinuhang mga pulbo itong si Nanay Canida. Dinasalan niya ang mga ito habang unti-unting naglalakad papalapit doon sa mga aswang na patuloy na pinapulupotan ng mga baging hanggang sa tuluyang nasakop na ang buong katawan ng mga aswang. Imposibleng makakilos pa at makawala ang mga ito. Nang makalapit na itong si Nanay Canida, muling wika nito sa mga aswang. Magpaalam na kayo dito sa mundong ibabaw. At walang ano-anong isinaboy nito ang mga pulbo sa katawan ng mga aswang. Agad na napaungol ang mga ito hanggang sa mangingisay at bawian ng buhay. Tamang-tama din ang pagdating nila ni Lucas at Luis nang makita ang mga ito ng matanda. Wika nito sa dalawa. Patay na ang mga ito, Lucas, Luis. Ano na ang mga kaganapan doon sa labas? Napatay na namin halos lahat ng mga aswang doon, Nanay Canida. At kasalukuyang tinatapos na din ni Mamang Tasing ang pinakamalakas sa kanila. Magaling kung ganun, Lucas. Kailangan na natin na makalabas sa pangpang na ito. Nasa ligtas ng kalagayan si Ilyong. Kailangan na magamot ko ang mga pinsala sa kanyang katawan. Napangisi na sina Lucas at Luis sa kanilang narinig. Nalig na ang matandang albularyo. Madaling nilisa nila ang kalubluuban ng pangpang. Makalipas ang ilang minuto, pagkalabas nila, nakita nila itong si Mamang Tasing na nasa bunganga na ng lagusan ng pangpang at naghihintay na lamang sa kanila. Wika agad nito kay Nanay Canida. Patay na ang lahat ng mga saltik, Nanay Canida. Nasaan na si Tata Ilong? Nauna na sila Makur at Puldo, Tasing. Tagumpay tayo sa ating pakay at misyon. Maraming salamat sa ginawa mong tulong. Napangiti itong si Mamang Tasing at sagot naman ito. Walang anuman ang mga iyon, Nanay Canida. Sa parehong paraan, natutulungan din ninyo ako sa barangan na si Apong Puitro. Walang ibang magtutulungan kundi tayong mga nasa kanan lamang. Tara na at kailangan na natin na makaalis. At pagkatapos, sabay nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa kakahuyan. Malayo pa lamang ang mga ito, tanaw na nila sina Makur at Puldo habang nakasandal naman sa puno ng kahoy ang walang malay na si Tata Ilyong. Ilang sandali, pababa na ang mga ito doon sa paanan ng bundok. Plano nila ni Nanay Canida na magpalipas muna ang mga ito ng isa pang gabi doon sa bahay nila ni Mamang Tasing para din managad ang panggagamot kay Tata Ilyong. Nang makarating na ang mga ito doon sa bahay ni Mamang Tasing, nagpapahinga na muna ang mga ito, dala na din ng pagod doon sa labanan at ginagamot na din ang mga natamong sugat ng mga kasamahan nitong si Nanay Canida.
kasalukuyang nasa kabilang kwarto sina nanay kanida at mamang tasing, kasama ang walang malay na nakahiga sa higaan itong si Tata Ilyong. Habang nandodoon naman sa sala sina Lucas, doon sa kwarto sinimulan na nila ang panggagamot kay Tata Ilyong. May mga nilaga na dahon itong si mamang tasing at pinaamoy ang usok nito sa ilong ng albularyo. Habang si nanay kanida may ginagawa itong ritual, hawak nito ngayon ang dalawang bunga at piniga-piga niya ang mga ito habang pinapatulo ang mga katas doon sa mga pasa at pinsala ni Tata Ilyong. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagkamalay na itong si Tata Ilyong at hindi makapaniwala na buhay pa siya. Dahil sa mga pagkakataon na hawak pa ito ng mga saltik, tinatanggap na niya ang kanyang kamatayan. Hindi na siya umaasa pa, lalo na nang sinimula na ng mga aswang ang mga ritual. Naluluha pa nga ito habang nagpapasalamat kay nanay kanida at mamang tasing. Mahina pa ang katawan ni Tata Ilyong, kaya minabuti ng dalawang matanda na pagpahingain na muna ito. Ngunit bago muling pumikit itong si Tata Ilyong, may sinabi ito sa kanila. Wika ng matandang albularyo na nanganganib ang buong lugar ng Barangay Kansilang at Barangay Kang Isa. Kaya hinihintay ng dalawang matanda na magising muli itong si Tata Ilyong at sumigla ang katawan. Sa tingin kasi ng mga ito, mukhang mayroong paparating na naman na problema sa kanilang lugar. Pansamantalang si Mamang Tasing at ang apong si Jojo ang nagbabantay sa matandang albularyo habang itong si nanay kanida lumabas na muna ito ng kwarto at kinausap sina Lucas at Luis. Sinabi ni nanay kanida na mukhang matatagalan pa sila sa panatili sa lugar na ito dahil mukhang mayroong paparating na malaking problema. Wika naman itong si Lucas. Ano ang ibig mong sabihin, nanay kanida? Lucas, ayon kay Ilyong na nanganganib ang mga lugar ng Kang Isa at Kansilang, ngunit hindi pa nito na ituloy ang mga gustong sasabihin dahil nanghihina pa ang kanyang katawan. Kaya minabuti na muna namin na pagpahingain ito. Hinihintay lamang namin na muli itong magising at ipagpatuloy ang kanyang gustong sabihin. Lumabas muna ng bahay sina Lucas, Luis at itong si Poldo. Nasa beranda ang mga ito ng bahay, nakaharap doon sa mga palayan na pagmamay-ari ni Mamang Tasing. Nagkwikwentuhan muna ang mga ito. Habang sa loob naman ng kwarto, nagising na itong si Tata Ilyong matapos ang mahigit sa 3 oras na pagtulog. Nakakabangon na ito, ngunit nanatiling nasa kanyang higaan. Sumandal lamang ito doon sa kama. Nandodoon na din sa loob ng kwarto itong si nanay kanida at kasalukuyang pinapakinggan na nila ang kwento nitong si Tata Ilyong. Ayon ng albularyo, habang nasa loob sila ng kuiba kasama ang mga aswang na saltik, ang lahat ng mga kampon ng mga ito na mga nilalang na mga gabunan at mga pirok-pirok papunta na doon sa lugar ng Kang Isa at doon sa Kansilang. Matagal ng plano ng mga ito na sakupin ang buong lugar. Bahagi ito ng mga plano ni Apong Pedro. Dahil matagal ng mahigpit niyang kalaban ang kapitan ng barangay ng Kansilang, itong si Kapitan Tano, isang albularyo, at kasama naman ito ang isang anak na antingero, itong si Dudong. Ang dalawang ito pala ang nakakapatay sa anak ng isang barangan din nitong si Apong Pedro. Bilang paghiganti, sasakupin nila ang dalawang barangay at maghahasik doon ng lagim. Ngunit malas nga lamang dahil napatay nila ni Lucas itong si Apong Pedro. Pati ang mga malalakas na mga saltik na kasabwat nitong si Apong Pedro, napatay din nila ni Mamang Tasing at Nanay Kanida. Ngunit ganun paman,
hindi pa rin nagpapigil ang mga nilalang na mga gabunan at mga pirok-pirok sa gagawing pag-atake sa lugar na iyon. Kailangan nilang maagapan dahil anumang oras, maaring magsisimula na ang mga ito sa kanilang gagawing pag-atake doon sa dalawang barangay. Wika nitong si Mamang Tasing. Sa tingin ko, Ilyong, kandida, sa lugar ng kang isa, unang aatake ang grupo ng mga ito. Hindi nila madaling atakihin ang lugar ng kansilang dahil nandoon ang isang malakas din na albularyo kasama ang anak nitong antingero. Kailangan natin na maunahan ang mga ito doon sa barangay na iyon. Sa tingin ko, umaaligid na ang mga ito doon sa lugar ng kang isa. Ano ngayon ang plano mo, Tasing? Sa tingin ko, may mga kakilala ka doon sa dalawang lugar. Ako na ang bahala, Nanay Kalita. Kaibigan ko si Kapitan Tanok at itong si Kapitan Didong. Kailangan natin nahatiin ang ating pangkat sa dalawa. Ang isang grupo ang siyang papunta doon sa lugar ng kansilang at ang isa pang grupo naman papunta doon sa lugar ng kang isa. Doon sa kang isa, kailangan lamang natin na mag-ingat sa mga taong nandoon at huwag magtitiwala agad. May mga kasabwat itong si Apong Pedro doon sa barangay na iyon. Kung ganun, Tasing, mas nakakabuting kaagad na tayong kumilos kung ipagbukas pa natin ang ating gagawing pagpunta doon sa lugar. Baka mahuli na tayo. Baka may mga mabiktima na ang mga aswang na ito. Kinausap nila itong si Tata Ilyong. Balak sana nitong si Nanay Kanida na huwag muna itong isama kahit na bumalik na ang dating sigla nito. Ngunit batid ni Nanay Kanida na hindi pa ganun kapulido ang pagbabalik ng lakas nito. Ngunit wika nitong si Tata Ilyong, huwag mo na akong alalahanin, Nanay Kanida. Alam kong iniisip mo ang aking kalagayan. Kahit na hindi pa ganun kapulido ang aking lakas, makakatulong na ako sa inyo. Mas marami tayo, mas maganda, mas malalabanan natin ang mga kampo ng kadiliman ng sabay-sabay. Ngunit mayroon pang isa. Si Apong Pedro ay mayroong pinsan na nakatira doon sa lugar. Ngunit hindi ko lamang tiyak kung saan na barangay dahil walang nakakaalam sa kanyang tunay na pangalan. At balita ko, may kaalaman din ito sa pangbabarang. Maaaring ito ang nagiging espiya ni Apong Pedro doon sa lugar ng nabubuhay pa. Napatitig si Mamang Tasing sa albularyo. Hindi niya alam na may kamag-anak itong si Apong Pedro doon sa lugar. Wika nitong si Mamang Tasing. Kung ganun, tama ka, Nanay Kalida. Kailangan na natin napuntahan ang lugar na iyon ngayon din. Pagkatapos, kahit na nasa kalagitnaan ng gabi, nagpasyan na ang mga ito na muling umakyat doon sa bundok ng kang isa. Hinahati na nila ang kanilang grupo sa dalawa. Sina Lucas at Luis ang magsasama at siyang papunta doon sa bukirin ng kansilang, habang sina Nanay Kanida kasama sina Mamang Tasing, itong si Tata Ilyong, Puldo at ang Kurkur ang magkakasama. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, umalis na agad ang mga ito. Magkakasama muna ang mga ito habang binaybay ang paakyat doon sa bundok ng kang isa. Ngunit pagdating nila doon sa kasuksulukan ng gubat, kung saan nasa pagitan na ang mga ito ng dalawang barangay, naghihiwalay na ang mga ito ng landas. Bilin lamang ni Mamang Tasing kay Lucas at Luis na sabihin kay Kapitan Tano ang lahat-lahat at sabihin ito na mga kasamahan sila ni Mamang Tasing. Walang inaksayang oras ang mga ito. Itong si Tata Ilyong, kahit hindi pa tuluyang bumalik ang dating lakas nito, nagawa pa rin itong makasabay sa grupo nila ni Nanay Kanida. May mga pinainom na din si Nanay Kanida sa albularyo para mabilisan ang pag-recover ng lakas nito. Lumipas pa ang mga minuto, narating na nila ni Lucas ang lugar ng kangsilang.
napakatahimik ng lugar. May mga natanaw din silang ilang mga palayan at maisan doon sa lugar. May mga nakatayong bahay din sa gilid ng mga ito. Ayon kay Mamang Tasing, ang bahay nitong si Kapitan Tano nakatayo sa gitna mismo ng palayan. Kaya agad na inaaninag ng dalawa ang gitna ng palayan hanggang sa makita nga nila ito. Dahil na rin sa maliwanag ang sinag ng buwan, mabilis nang naglalakad ang mga ito, binaybay na nila ni Lucas at Luis ang gilid ng palayan. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang may nakita silang dalawang napakabilis na nilalang ang tumatakbo doon sa kabilang bahagi ng gilid ng palayan. Napakabilis ng mga ito na sa isang iglap lamang malapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kaya wika agad itong si Luis at Lucas. Putsa, hindi mga ordinaryong tao ang mga ito, Luis. Tama ka, Lucas. Mukhang may mga tangan din ang mga ito at tayo ang kanilang pakay. Kaya humanda na agad ang dalawa. Ikinarga na ng mga ito ang kanilang mga tangan na mutya at pinakain na ang mga ito ng mga dasal. Alam nilang may mga tangan din ang mga ito at sila ang pakay ng dalawang nilalang. Ilang sandali lamang, umindak itong si Lucas sa lupa ng dalawang beses at wika nito. Isang maling kilos ninyo, mapapahamak kayo sa akin. Ang babala nito sa dalawang kalalakihan, habang ang dalawa naman gulat na gulat nang maramdaman nilang parang nayanig ang buong paligid at namamanhid ang kanilang mga katawan. Wika agad ng isa sa mga ito. Jonas, mga antinggiro ang mga ito. Gumagawa agad ng mga pangwasak ang dalawa at ilang sandali pa, bumalik na agad ang kanilang wisyo at normal na pakiramdam. Lumabas na din ang dalawa galing doon sa pinagtataguan na sagingan sa bandang gilid nila ni Lucas. Nagkatitigan ang magkabilang panig. Sina Lucas at Luis, nakahanda na ang mga ito sa anumang mangyayari. Wika nitong si Dodong. Ano ang kailangan ninyo sa lugar namin? Bakit kayo napunta dito? Saan kayo nang gagaling? Ngayon, batid nitong si Lucas na ang dalawang ito maaaring mga antingero na nakatira lang din sa lugar ng kansilang. Itong si Luis na ang sumagot sa mga ito. Mga kaibigan kami ni Mamang Tasing at inutusan kami para kausapin ang kapitan sa lugar na ito. Mayroon kaming mahalagang sasabihin at pakay. Hindi kami mga kalaban. Hindi din kami mga kampo ng kadiliman. Nandito kami ngayon para makatulong. Nagkatinginan ang dalawa sa isa't isa at parang nahulaan na nila ang pakay ng dalawa. Kilala nila si Mamang Tasing dahil matalik itong kaibigan ng kapitan sa kanilang lugar. Ang kanyang ama na si Kapitan Tano at apo ni Mamang Tasing mismo ang kasama nito ngayon. Wika ng kasama nitong si Dodong na isa ding antingero na galing sa Patag at apo ni Mamang Tasing, si Jonas. Dodong, mukhang napag-alaman na din ni Lola Tasing ang mga maaaring magaganap sa dalawang mga barangay. Sa tingin ko, talagang kailangan natin ang kanilang tulong. Kaya sagot nitong si Dodong kina Lucas at Luis. Kung ganon, sasamahan namin kayo sa bahay ng kapitan sa lugar na ito. Ramdam nila ang pwersa na tanga nila ni Lucas at Luis at walang bahid itong kasamaan. Kaya alam nilang nagsasabi ang mga ito ng katotohanan at mga aral sa kanan ang mga taglay ng dalawa. Sumunod na kayo sa amin. Ang bahay na nasa gitna ng palayan ay ang bahay ng kapitan sa lugar na ito. Pagkatapos,
mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa gitna ng palayan. Mag-alauna na ng madaling araw, kaya ganon na lamang katahimik ang buong lugar. Wala nang mga ilaw ang mga kabahayan dahil nakaugalian na ng mga taong nakatira sa lugar na ito na patayin ang kanilang mga lampara sa oras ng kanilang pagtulog. Ngunit simula nang mabalitaan nila ang mga paparating na mga panganib sa kanilang lugar, gabi-gabi nang nagbabantay ang mga ito sa buong lugar, lalo na itong si Dudong at ang matalik nitong kaibigan na si Junas. Itong si Junas ang apo ni Mamang Tasing na sabing naligaw ang landas at nabarkada. Lumayas na ito doon sa kanilang bahay sa Patag at hindi na nagpapakita pa kay Mamang Tasing. Hinahanap ito ng babaylan, ngunit talagang ayaw na nitong umuwi sa kanila at sumasama na sa mga barkada. Iniwan na nitong si Junas ang kanyang mga tangan doon sa altar nila ni Mamang Tasing para tuluyan ng talikuran ang pagiging antingero. Ngunit hindi nito inaasahan na magkakilala sila ni Dudong hanggat sa nagiging matalik na magkaibigan na ang mga ito. Itong si Dudong ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para muling balikan ang pagiging antingero nito. Laging magkakasama na ang mga ito sa lahat ng mga lakad at sa mga pagsasanay ng mga orasyon, at lingid ito sa kaalaman ni Mamang Tasing. Walang kaalam-alam din itong si Kapitan Tano dahil ni minsan hindi pa sumama itong si Junas sa bahay ng kanyang kaibigan na si Dudong, at nitong mga nakaraang araw pa niya nalaman na matalik palang magkakaibigan sina Mamang Tasing at Kapitan Tano dahil nga sa pagiging albularyo at babaylan ng huli. Ngunit nang sumiklab ang balita tungkol sa mga napipintong pag-atake ng mga aswang nagabunan at mga nilalang na pirok-pirok, nagpasyang tumulong itong si Junas at sumama na kay Dudong. Malaki naman ang pinagpasalamat ni Kapitan Tano sa binatang si Junas dahil alam niyang may saktong kakayahan na din ito para tulungan sila kontra sa mga aswang. Ngunit walang kaalam-alam din itong si Kapitan Tano na ang kaibigan ng kanyang anak na isang antingero ay apo mismo ng kanyang matalik na kaibigan na si Mamang Tasing. Niminsan, hindi pa napunta itong si Kapitan Tano sa Patag na tinitirhan ni Mamang Tasing. Malimit lamang na magkakasama ang mga ito kung may mga gagawin na mga ritual sa bukirin ng Bandilaan, Pitos, at doon sa bukirin ng Kulubkawa. Ilang sandali, pagkadating nila doon sa bahay ng kapitan, napansin nilang may ilaw pala ng lampara sa may bandang ilalim ng bahay. Hindi lamang ito masyadong kita kung malayo, dahil nga sa sobrang siksik ng dingding ng bahay na gawa naman sa mga pinagtagpi-tagping kawayan. Mabilis nang umikot ang mga ito sa likuran, at ilang sandali pa, narinig nila itong si Dudong na may tinawag ito sa loob ng bahay. Wika nito, "Itay, Itay Tano, may mga antingero na galing sa Patag at mayroong mahalagang pakay ang mga ito sa iyo." Sagot naman ang nasa loob, "Dudong, kayak mo bang makakapagtiwala tayo sa kanila?" "O tatay, mas nakakabuting kausapin mo ang mga ito dahil ayon sa kanila, mga kasamahan sila ni Mamang Tasing." Sa narinig ng kapitan, parang bigla itong napatayo at nagulat pa. "Aba, kung ganon Dudong, papasukin mo na agad ang mga iyan dito sa loob." Bumaling ang tingin itong si Dudong kay Lucas at Luis. Wika nito, "Pumasok na kayo sa loob mga kaibigan at sabihin na niyo kay ama ang mga gusto niyong sabihin at pakay." Napatitig sina Lucas at Luis kay Dudong. Ito pala ang sinasabi ni Mamang Tasing na anak ng antingero ng kapitan na siyang dahilan sa pagkamatay ng anak na barangan din nitong si Apong Pedro. Ilang sandali pa,
Bumukas na ang pintuan at pumasok na ang dalawa. May nakita pang dalawang katabi na Lucas doon sa loob bukod sa kapitan. At batid nilang mga tauhan din ng kapitan ang mga ito. Masayang pinaupo sila ni Kapitan Tano. Wikang muli nito sa kanila. Ano ba ang mga pangalan ninyo mga kaibigan? Masaya ako sa inyong pagdating. Ano ang tugon ni Tasing sa inyo? Sabi nitong si Kapitan Tano habang mariin na nakatitig kay Lucas at Luis. Dahil naramdaman ng kapitan ang kakaibang lakas ng dalawang bisita, wika agad nitong si Lucas. Ang pangalan ko ay Lucas at ang kasama ko naman ay si Luis. Galing kami sa lugar ng Canlasog. Ito ang aking kinakapatid at anak ng isang kilabot na barangan noong unang mga panahon. Ngunit ngayon, isa ng kampon sa kabutihan at tumutugis ng mga kampon ng kadiliman, si Nanay Candida. Hindi na nakapagpatuloy sa pagsasalita itong si Lucas dahil sumabad naman itong si Kapitan Tano. Kilala niya itong si Nanay Candida. Matunog ang pangalan kasi nito sa mga lugar ng bayan ng Larina at Maria, pati na dito sa bayan ng Lasi, tungkol sa isang napakabangis na barangan na biglang nagbabago at nagiging tagapatay na ng mga aswang at mga taong masasama. Marami ang gustong makita ang matandang ito. Marami ang gustong makita ang isang maalamat na matandang napakalakas. Lumapit na itong si Kapitan Tano kay Luis at wika nito. Huwag ninyong sabihin na kasaman Tasing ang sinasabing si Nanay Candida. Matagal ko nang gustong makita ang ina mo, kaibigan. Napahanga ako ng sobra sa kanya. Ilan lamang ang mga taong kayang magbago ng ganon. Isang kampon ng kadiliman na tinalikuran ang pagiging masama at ngayon, kinatatakutan na ng mga kampon ng demonyo. Sa ngayon, ituloy mo ang mga sasabihin mo. Batid kong may mga mensahe si Tasing para sa akin. Dahil sa mga kumakalat na balita na aatake ang mga kampon ng kadiliman dito sa lugar ng Kansilang at pati na rin doon sa barangay ng Kangisa. Kaya wikang muli nitong si Lucas. Tama ka, Kapitan. Hindi matatawaran ang lakas ni Nanay Candida at napakaswerte namin na nakakasama namin ito. Baka hindi pa umabot sa kaalaman ninyo, Kapitan Tano, na napatay namin ang barangan na si Apong Pedro. Kagagaling pa namin sa laban kontra sa mga Saltik. Napatay na namin ang mga pinakamalakas sa kanila na nag-utos sa mga gabunan para sakupin ang dalawang barangay. Kasama na ang barangay na ito. Sina Mamang Tasing at Nanay Candida, papunta na ang kanilang grupo doon sa kabilang barangay, ang barangay ng Kangisa. Dahil ang hinala namin, doon sa kabilang barangay magsisimula ang mga pag-atake ng mga ito. May mga kasama din kami na may mga tangan din at may mga mutya. Kasama nila si Mamang Tasing. Nanatiling tahimik lamang itong si Jonas. Magkahalo ang kanyang naramdaman. Kapag magkikita na sila ng kanyang lula Tasing, tiyak na matutuwa ito sa kanyang ginawang pagbabago. Hindi nga lamang siya uuwi sa kanila sa kabila ng kanyang ginawang pagbabago dahil nahihiya ito sa kanyang mga pinaggagawa dati. Pero ngayon, hindi na maiiwasan na magkikita na sila at pagkakataon na niya para makahingi ng tawad. Ilang sandali pa, sagot nitong si Kapitan Tano na medyo nagulat pa. Hindi niya inaasahan kasi na ang matagal ng problema sa kanilang lugar na si Apong Pedro at ang mga Saltik na mga aswang, napatay na pala ng grupo ng dalawang kalalakihan na kaharap nila ngayon. Malaking tagumpay ang nagawa ninyo at napahanga ninyo ako. Ngayon, ang ating gagawin, bukas na bukas din, kailangan kong makausap sina Tasing at ang ina mo. Habang tumitig ito kay Luis na ang ibig sabihin ay itong si Nanay Candida.
kailangan na namin na pulungin lahat ng mga tanod at mga kagawad sa aming mga lugar para magtulong-tulong ng paghandaan ang mga gagawing pag-atake ng mga kampo ng kadiliman. Ngunit doon sa kabilang barangay, dumating na din ang grupo nila ni Nanay Kanida sa punong barangay ng Kang-isa. Kasalukuyang papunta na ang mga ito doon sa bahay ng kapitan. Itong si Kapitan Didong. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, doon sa mga kabayan, na nandoon sa gilid ng ilog, may mga umaaligid ng mga aswang at mga nilalang, mga gabunan at ang mga malalaking mga aso na pirok-pirok. Mga alaga ang mga ito ng mga gabunan at tulad din ng mga aswang, mga mababangis din ang mga ito. Plano ng mga aswang, unahin nilang atakihin ang mga kabahayan doon sa may tabi ng ilog. Ngunit habang papalapit na rin ang grupo nila ni Nanay Kanida doon sa bahay nitong si Kapitan Didong, agad na naramdaman ng matandang si Nanay Kanida ang mga pwersa ng kadiliman. Wika nito kay Mamang Tasing. Tasing, mukhang narito na ang mga aswang. Mukhang tamang-tama lamang ang ating pagdating. Ilang sandali, naramdaman na din ni Mamang Tasing ang mga sinasabing aswang nitong si Nanay Kanida. Wika naman ito kay Nanay Kanida. Nanay Kanida, mukhang nagsisimula na silang kumilos. Kailangan muna natin na mahanap ang kanilang pinanggagalingan bago pa mayroong mabiktima ang mga ito. Naintindihan kita, Tasing. Iyan din ang plano ko. Mas nakakabuting kayo na muna ang mauna doon sa bahay ng kapitan. Suyurin muna namin ni Puldo at Makor ang paligid ng lugar na ito para matuntun namin ang kinaroroonan ng mga aswang. Napatitig itong si Mamang Tasing kay Nanay Kanida. Gusto sana nitong pigilan muna ang balak ng matanda. Marami kasi ang mga aswang na naramdaman niya. Hindi naman sa wala siyang paniniwala sa lakas at kakayahan ni Nanay Kanida. Ngunit ang nasa kanyang isip, mas nakakabuti sana kung sabay-sabay na sila. Ngunit base sa kanyang naramdaman, sobrang napakalapit na ng mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Kaya alam niyang nakapasok na ang mga ito sa lugar ng Kang-isa. Kahit na saan pang aspito tingnan, tama ang gagawin at plano nitong si Nanay Kanida. Kaya wika ni Mamang Tasing, Nanay Kanida, mag-iingat kayo. Matapos namin na makausap si Kapitan Didong, susunod agad ako sa inyo. Sagot naman ni Nanay Kanida, mag-iingat ka rin, Tasing. Huwag mo kaming alalahanin. At pagkatapos, umibis na ang mga ito sa magkaibang mga daan at direksyon. Sina Nanay Kanida, Puldo at itong si Makor, mabilis na tumalilis ang mga ito at binaybay ang gilid ng palayan papunta doon sa may sapa. Habang itong si Mamang Tasing, mabilis din na nagpatuloy ito sa pagpunta doon sa bahay ng kapitan. Madaling araw na, alam ni Mamang Tasing na sa mga oras na ito, nagpapahinga na ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar na ito. Nang marating na ni Mamang Tasing ang bahay ng kapitan, agad na tinatawag niya ito. Wala nang pakialam itong si Mamang Tasing kung sakaling magising man ang lahat ng mga ito at mabulabog. Ang importante na magising at makausap niya agad si Kapitan Didong. Lumipas pa ang mga minuto, doon naman sa gilid ng sapa, nang marating na nila ni Nanay Kanida ang lugar, tama nga siya sa kanyang hinala. Nandirito ang mga aswang sa gilid ng sapa. Wika agad nitong si Nanay Kanida kay Puldo at Makor, talasan na ninyo ang inyong mga pakiramdam. Umaaligid na ang mga gapunan. Nasa gilid ang mga ito ng sapa.
Sa tingin ko, anumang oras, pwede nang umataki ang mga ito. Sumunod kayo sa akin, Poldo, Makor. At pagkatapos, mabilis nang kumilos ang matanda. Mabilis na itong tumakbo papunta doon sa mga kakahuyan na nasa gilid ng sapa. Sumunod naman agad sina Makor at itong si Poldo. Sa mga pagkakataon na ito, nag-usal na ng mga orasyon itong si Nanay Kanida. Plano nitong si Nanay Kanida na bulabugin muna ang mga ito dahil kung magsimulang aatake na ang mga ito doon sa mga taong nakatira sa mga kabahayan, maaaring hindi ito makayanan ni Nanay Kanida na iligtas ang lahat ng mga naninirahan sa gilid ng sapa dahil sa dami ng bilang ng mga aswang at ng mga pirok-pirok. Nang makalapit na si Nanay Kanida doon sa may gilid ng sapa, agad na may kinuha itong isang supot na mayroong nakapaloob na mga pulbo. Dinasalan muna ito ni Nanay Kanida ng ilang segundo at pagkatapos, inihipan na niya ito sa iri. Agad na kumalat ang mga ito sa buong paligid. Mas napabilis pa nga ang pagkalat nito dahil sa medyo lumakas na din ang ihip ng hangin. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, wika nang namumuno sa mga gabunan na nakatayo doon sa gilid ng mga kakahuyan na malapit lamang din sa may sapa. Mukhang may mga nakikialam. Armando, utusan mo ang lahat na umatras muna tayo doon sa kabilang bahagi ng sapang ito. Kailangan muna natin na muling magplano. May mga kalaban ang nasa paligid. Bilisan mo na. Nasabi iyon ng pinuno ng mga aswang dahil naramdaman niya ang puwersa ni Nanay Kanida at naamoy niya ang nakakasulasok na bango ng mga pulbong inihagis ni Nanay Kanida sa ere. Mabango ang amoy ng mga pulbong iyon na gawa pa sa buto ng hayop ng asopra. Ngunit sa kanilang mga pang-amoy, sobrang napakabaho nito na mahihirapan na sila sa kanilang paghinga. At kapag nadapuan ang mga ito ng mga pulbong iyon, sobrang mapapaso ang kanilang mga balat. Kaya mabilis na inutusan ito ang kanyang kanang kamay na si Armando para makatras na muna pansamantala doon sa kabilang bahagi ng sapa. Kailangan muna nilang alamin kung sino ang mga pakialamirong nasa paligid. Unang hinala ng pinuno ng mga aswang na ang mga nakikialam na nasa paligid ay ang mga antingero at kapitan na nandoon sa barangay ng Kansilang. Ngunit ang ipinagtataka ng pinuno ng mga gabunan, sobrang lakas naman yata ng kanyang naramdaman na pwersa. Alam nilang may kalakasan din ang kapitan doon sa barangay ng Kansilang, itong si Kapitan Tano. Ngunit hindi ito ganun kalakasan tulad ng kanilang naramdaman ngayon. Kaya pumasok sa isip ng pinuno ng mga aswang na maaring may iba pang mga kalaban ang nagsidatingan. Mabilis nang nagunahan ang mga ito sa pagbalik doon sa kabilang bahagi ng sapa, kasama ang mga alagang pirok-pirok ng mga ito. Ilang sandali lamang, wikang muli naman nitong si Nanay Kanida. Umatras na ang kanilang grupo, Poldo. Umusad na tayo doon sa gilid ng sapa at doon na tayo maghihintay kay Tasing. Habang doon naman sa bahay ni Kapitan Didong, kasalukuyang nag-uusap na ang mga ito. Nasa pantawan si Mamang Tasing at itong si Kapitan Didong kasama ang anak nitong lalaki. Sinabi agad ni Mamang Tasing ang kanilang pakay. Wika nitong si Kapitan Didong. Oo, Tasing. Sinabi na rin iyan sa akin ni Kapitan Tano noong nakaraang araw. Ngunit ano ang aking magagawa? Umaasa na lamang kami sa kanilang tulong. Ang aking mga tanod, takot din ang mga ito na magbantay tuwing gabi.
Wala kaming mga kasamahan sa aming lugar na mayroong malalakas na kakayahan para labanan ang mga aswang na ito. Tanging ipinag-alala ko at ipinaalala ko sa aking mga kabarangay na magdala ang mga ito lagi ng mga panguntra kung saan man ang mga ito papunta at maglalagay ng mga asin, kalamansi doon sa kanilang mga bintana at pintuan tuwing gabi. Nandito na kami, Kapitan. Walang magagawa ang mga panguntra ninyo. Malakas ang mga aswang na ito, mga aswang nagabunan. Kailangan na makipagtulungan ang lahat ng mga taong nakatira dito sa lugar na ito, Kapitan, kung nais pa ng mga ito na mabuhay at hindi magiging hapunan ng mga aswang. Bukas na bukas din, Kapitan, kailangan na ipatawag ang lahat ng mga kalalakihan sa lugar dito. Huwag silang matakot dahil kasama ko ang pinakamalakas na babaylan sa lugar ng Larina. Kayang-kaya natin ang mga halimaw na ito. Bukas na bukas din, kailangan din natin na kausapin si Kapitan Tano para makipagsabwatan na tayo sa kanila, para magtulungan na tayo sa pagkakataon na ito na labanan ang mga aswang. Ngayon, may mga umaaligid ng mga aswang doon sa unahan ng lugar na ito, Kapitan Didong. Puntahan muna natin sina Nanay Kanida. Baka kung nagkabakbakan na ang mga ito laban doon sa mga gabunan. Sa narinig ng Kapitan, kitang-kita sa mukha nito ang sobrang pagkabahala. Hindi ito nabahala sa grupo ni Nanay Kanida dahil hindi naman nila kilala ang mga ito. Nabahala ang Kapitan doon sa mga taong naninirahan doon sa may gilid ng sapa. Maraming mga kabahayan ang nandoon. At kung sakaling aatake man ang mga aswang doon sa lugar, siguradong maraming mabibiktima ang mga ito. Mabilis nang humanda itong si Kapitan Didong. Kinuha na din ito ang armas na mahabang itak at makalipas lamang ang ilang mga sandali, lumabas na ang mga ito ng bahay. Kasama ang kanyang anak na lalaki at ang tanod na laging kasakasama niya. May dala din ang mga ito na mga itak at mga sipat na kawayan. Mabilis nang binaybay ng mga ito ang daraanan papunta doon sa lugar. Mag-alas 4 na iyon ng madaling araw. Ilang minuto ang nakalipas, narating na din nila ang gilid ng may sapa. Minatyagan nila ang buong mga kabayan. Pakiwari nitong si Mamang Tasing, napakatahimik ng buong lugar. Ngunit agad niyang naramdaman ang puwersa ng mga aswang na sa mga pagkakataon na ito, medyo may kalayuan pa ang kanilang kinaroroonan. Agad na hinanap ni Mamang Tasing ang kinaroroonan nila ni Nanay Kanida. May mga iniusal-usal muna itong mga orasyon at pagkatapos, wika nito kay Kapitan Didong. Kapitan, dumito na muna kayo. Puntahan ko muna ang kinaroroonan nila ni Nanay Kanida para ipaalam na nandirito kayo. At pagkatapos, mabilis nang binaybay ni Mamang Tasing ang mga gilid ng kabahayan papunta doon sa kakahuyan na nasa gilid ng sapa. Sinusundan niya ang naramdamang pwersa ng matandang si Nanay Kanida. At ilang sandali pa, tanaw na niya ang kinaroroonan nila ni Nanay Kanida at ng mga kasama nito. Ngunit doon sa unahan, nakikita at naramdaman na din niya ang mga aswang. Umaligid lamang ang mga ito doon sa kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Mabilis nang nilapitan ni Mamang Tasing ang grupo nila ni Nanay Kanida. Ilang sandali nang makalapit na ang mga ito, ang tanong agad nito sa matanda, "Kumusta, Nanay Kanida, ang sitwasyon dito sa lugar? Nasa kabilang bahagi ng sapa ang mga aswang at ang kanilang mga alaga. Mukhang nakahanda na ang mga ito." "Tama ka, Tasing. Nakahanda na ang mga demonyong iyan. Kanina, nandirito na sila sa gilid ng mga kabahayan. At sa tingin ko, handa na sanang umatake. Kaya mabilis akong gumawa ng paraan
para may palayo umuna ang kanilang grupo pansamantala. Ngunit hindi tayo dapat na magkampante dahil sa tingin ko, sa dami ng kanilang bilang ngayon, maaaring aatake na ang mga ito anumang oras, araw man o gabi. Kailangan na natin na huwag iwan ang lugar na ito kasi siya nga pala, nasaan na si Kapitan Didong? Sagot naman itong si Mamang Tasing. Tama ka sa mga sinasabi mong iyan, Nanay Kanida. Kasama ko ngayon si Kapitan Didong. Baka may mga ibibilin kang nasasabihin sa Kapitan. Ilang sandali pa, naglalakad na ang mga ito pabalik doon sa mga kabayan, doon sa kabilang bahagi ng Sapa. Plano ng mga gabunan na atake sila ngayong araw. Ngunit nag-ibang bigla ang kanilang plano. Hindi na sa purok Sapa ang kanilang punterya. Susubukan nilang unahin sa pag-atake ang kabilang sityo na nasa gilid ng mga palayan. Alam nilang mahigpit ang gagawing pagbabantay ng mga maaring kalaban nila sa Sapa na ito. Ngunit balak ng mga aswang, nalinlangin ang grupo nila ni Nanay Kanida na kunwari dito pa rin sa lugar na ito magsisimulang aatake ang kanilang grupo. Ngunit dahan-dahan nang umuusad ang karamihan sa mga gabunan at mga pirok-pirok papunta doon sa medyo mababa na bahagi ng lugar para doon unang aatake ang mga ito. Habang doon sa gilid naman ng mga kabayan, nagkausap na sina Nanay Kanida at itong si Kapitan Didong kasama si Mamang Tasing. Napag-usapan na nila ang mga gagawin nila mamayang pagsikat ng araw. Batid din nilang maaaring nakausap na nila ni Lucas at Luis ang kapitan sa barangay ng Kansilang, si Kapitan Tano. Ngunit habang nag-uusap ang mga ito, may kakaibang naramdaman itong si Nanay Kanida. Tumingala ito sa langit. Binabasa niya ang galaw ng mga ulap at ilang mga ibon. Masama agad ang kanyang hinala. Wika niya sa mga kausap. Tasing, masama ang kutob ko. Mukhang nagbago ng plano ang mga kalaban natin na mga aswan. Hindi mo ba naramdaman ang kanilang paggalaw? Natahimik itong si Mamang Tasing. Hindi niya naramdaman at naintindihan ang ibig sabihin itong si Nanay Kanida. Kaya tumayo agad ito at nag-uusal ng mga orasyon. Ilang sandali pa, naramdaman na niya ang mga sinasabi nitong si Nanay Kanida. Ngunit nagtanong pa rin itong si Mamang Tasing sa matanda. Nanay Kanida, ano ang mga nababatid mo sa kanilang gagawin? Sagot naman nitong si Nanay Kanida. Mukhang sa ibang bahagi ng lugar na ito, aatake ang mga aswan. Tasing, karamihan kasi sa kanila ay umuusad pababa doon sa kabilang bahagi. Ngunit may mga natitira pa rin doon sa mga kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng Sapa. Ngunit hindi nga lamang kasing dami ang mga ito doon sa mga gumagalaw na mga aswang at mga pirok-pirok. Kung ganun, Nanay Kanida, mukhang plano ng mga ito na lumipat ng lugar na aatakihin. Ano ngayon ang dapat natin na gagawin? Tanong nitong si Mamang Tasing. Nais niyang si Nanay Kanida na ang magdesisyon sa kanilang mga gagawin. Hindi naman maikaila na mas malakas nga ang kaalaman nitong si Nanay Kanida kumpara sa kanya sa mga orasyon na paninlang at lawak ng pampalinaw. Mas nakakabuting dumito na kayo, Tasing. Hintayin ninyo ang pagdating nila ni Kapitan Tano at kayo na rin ang bahala sa mga aswang na nandirito. Kailangan na mapuntahan ko agad ang kabilang bahagi ng lugar na ito. Malapit nang mag-umaga. Ikaw na ang bahala, Kapitan Didong, para ipaalam sa lahat ng mga tao
ang mga gagawing pag-atake ng mga aswang na iyan. Sa isip ni Mamang Tasing, tama ang mga sinasabing iyon ni Nanay Kanita. Tiyak niyang mapipigilan nila ngayon ang balak ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, kumilos na agad ang mga ito. Ang grupo ni Nanay Kanita, mabilis na umusad ang mga ito. Kasama niya itong si Puldo, habang si Makor, mabilis na umibis ito doon sa mga kakahuyan. Papunta na ang Kurkur doon sa kabilang barangay, ang lugar ng kansilang. Naiwan naman doon sa gilid ng sapa sina Mamang Tasing at wika ng babaylan. Sa tingin ko, Kapitan Didong, gising na ang iilan sa mga taong naninirahan sa lugar na ito. Mas nakakabuting simulan na ninyo ang mga dapat na gagawin. Oo, Mamang Tasing, ngayon din, at mag-iingat ka dito. At umibis na din itong si Kapitan Didong kasama ang tanod nito. Naglatag na agad itong si Mamang Tasing ng mga ritual at mga orasyon sa buong paligid. Kailangan niyang maunahan ang mga aswang. Habang sina Nanay Kanida at Puldo, mabilis na din ang mga kilos ng mga ito. Tumatakbo ang mga ito doon sa gilid ng ilog. At pagdating ng dalawa doon sa unahan, lumiko ang mga ito papunta doon sa kakahuyan at binaybay na naman ang gilid ng palayan. Makalipas lamang ang mahigit sa 10 mga minuto, narating na nila ang lupa na mas mababa ng kaunti sa lugar ng Kang Isa. Agad na naramdaman ni Nanay Kanida ang mga umaaligid ng mga aswang doon. Habang tumatakbo ang mga ito, may mga isinaboy ng mga pulbo si Nanay Kanida sa kanilang dinadaraanan. Unti-unting sumisilay na rin ang haring araw. At ilang minuto, batid nilang tuluyan ng magpapakita ito sa buong lugar. Ngunit hindi iyon badya sa mga aswang. Dahil nga mga gabunan ang mga ito, kahit na araw, nakakatakot pa rin ang kanilang lakas at mapanganib pa rin ang mga ito para sa mga tao. Ilang sandali pa ang lumipas, tumigil na sina Nanay Kanida doon sa unahan ng mga kabayan. May mga puno ng kahoy at mga sagingan ang nandoon. Kita na rin ni Nanay Kanida ang paparating na mga aswang at mga pirok-pirok. Nagtatalunan na ang mga malalaking aso doon sa mga damuhan, habang ang mga gabunan nakasunod din sa mga ito. Sa tingin ni Nanay Kanida, magsisimulang aatake na ang mga ito dito sa kabilang bahagi ng lugar ng Kang Isa. Ang ginawa ni Nanay Kanida, agad na dumapa ito sa lupa. Namumula na ang mga mata ng matanda at pagkatapos bumulong-bulong ito sa lupa habang inihampas-hampas na din ang isa nitong kamay doon sa lupa. At ilang sandali pa, biglang parang umiinog na ang buong paligid. Wika ni Nanay Kanida, "Puldo, gumawa ka ng usal na harang. Ako na ang bahalang magtarak ng mga orasyon sa buong paligid." Mabilis naman na sumunod itong si Puldo. Mabilis itong nag-uusal ng mga orasyon habang itong si Nanay Kanida sinipat-sipat nito ang mga pirok-pirok na nagtatalunan doon sa mga damuhan papunta sa kanilang kinaroroonan. Sa likuran naman ng dalawa, makikita din doon ang mahigit sa 10 mga kabahayan na nasa gilid lamang ng mga palayan. Ilang sandali pa, biglang tumayo itong si Nanay Kanida at umindak ng napakabilis ng 3 beses sa lupa, sabay ng mga pagsambit ng mga banyagang salita. Lahat ng mga pirok-pirok na nasa unahan, biglang umaangil ang mga ito at napaigpaw pa itaas. Base sa mga angil ng mga nilalang, parang sobrang nasasaktan ang mga ito. Umuusok agad ang kanilang mga katawan at pagbagsak ng mga ito sa lupa, biglang nangingisay ang mga ito at tuluyang binawian na ng mga buhay. Gulat na gulat ang mga gabunan na aswang.
Biglaan kasi ang mga pangyayari. Hindi nila naramdaman ang mga ginawang patibong nitong si Nanay Kalida. May iilan naman sa mga pirok-pirok ang nakaligtas at nakatagbo pabalik doon sa kanilang mga kasamahang aswang. Ngunit ang iilan na mga tumakbo na mga nilalang papunta doon sa gilid ng palayan sa malapit sa may ilog, nang matapakan ng mga ito ang mga pulbong isinaboy ni Nanay Kalida kanina habang tumatakbo at papunta sila ni Puldo sa lugar na ito. Mabilisan na nangingisay ang mga ito sa lupa at agara na namatay. Ang mga gabuna na tumatakbo, biglang huminto ang mga ito at umaangil agad. Wika nang namumuno sa kanila. Nahulog tayo sa patibong. Nahulaan nila ang ating plano. Malakas ang nilalang na may gawa sa pagkamatay ng ating mga alagang pirok-pirok. Kailangan natin na matuntun agad ang kanyang kinaroroonan. Habang ang mga nakalipad na mga gabunan, mabilis na bumulusok ang mga ito ng lipad pababa doon sa mga puno ng kahoy na nasa gilid ng mga sagingan. Ang mga matatanda naman sa kanila, gumagawa na din agad ang mga ito ng mga usal na mga orasyon. Ngunit paglapat pa lamang ng kanilang mga paa sa puno ng kahoy, biglang nahulog ang mga ito sa lupa at nangingisay. Naitarak na pala ni Nanay Kalida ang mga ginawang orasyon ni Puldo na mga malalakas na harang. Agad na napatalon ang mga aswang at napatakbo pabalik doon sa kanilang mga kasamahan. Ang mga nilalang na mga pirok-pirok na nakabulagta doon sa lupa, tuluyan nang naaagnas ang mga katawan ng mga ito. Sa kabilang banda naman, papalabas na ang haring araw. Narating na din itong si Makor ang bahay nila ni Kapitan Tano, na sa mga pagkakataon na iyon, nagsimulang kumilos na din ang mga ito. Habang papalapit itong si Makor sa grupo nila ni Kapitan Tano, wika nitong si Lucas. Luis, paparating si Makor sa atin. Mukhang may mga nangyaring bakbakan na doon sa kabilang barangay. Naramdaman kasi nitong si Lucas ang pwersa nitong si Makor. Ganon din ang ginawa nitong si Makor. Sinusundan niya ang amoy ng mga pwersa nila ni Lucas at Luis para matuntun niya agad ang kinaroonan ng mga ito. Ilang sandali pang lumipas, kita na nila ni Lucas at Luis ang mabilis na pagtakbo nitong si Makor papunta sa kanila. Nang makita naman ito ni Kapitan Tano, "Sino ang isang iyan, Lucas, Luis?" Sagot naman nitong si Lucas, "Hindi kalaban ang isang iyan, Kapitan Tano. Kasamahan namin siya. Mukhang mayroong mahalagang sasabihin ito sa atin." Pagkalapit nitong si Makor, tanong agad nitong si Lucas, "Makor, napasagsag ka dito sa lugar sa ganitong oras. Kumusta ang kabilang barangay?" Sagot naman agad nitong si Makor, "Panginoong Lucas, papatake na ang mga aswang doon sa lugar. Napakarami ng kanilang bilang. Inutusan ako ni Nanay Kalida na sunduin na kayo. Tiyak kong sa mga oras na ito, nagsisimula na ang bakbakan doon. Magkakahiwalay ang lugar na pinagsimulan ng kanilang mga pag-atake. Kailangan nila ngayon ang inyong tulong." "Sige, Makor. Sabihin mo agad sa amin ang mga dapat na gagawin, kung ano ang mga iniutos ni Nanay Kalida sa iyo." Muling wika nitong si Makor, "Panginoong Lucas, Panginoong Luis, sina Nanay Kalida at si Puldo, mukhang kaharap na nila ngayon ang malalaking bilang ng mga kalaban doon sa medyo mababa na lugar ng barangay. Habang si Mamang Tasing, hinaharangan ito na nag-iisa ang mga aswang na umaaligid doon sa may ilog." Nang marinig ito ng kapitan, wika nito sa kanila, "Kailangan natin, Luis, na hatiin sa dalawang grupo ang ating pangkat.
kailangan din natin na kumilos agad. Ngunit hindi tayo dapat na magpabaya. Baka kung may plano din ang mga ito, nasasalisi dito sa aking barangay. Kaya ang isa pang anak nitong si Kapitan Tano, inutusan niya ito para pamunuan ang kanilang mga tanod para bantayan din ang kanilang lugar. Ilang sandali, mabilis nang kumilos ang mga ito. Ang kapitan, kasama sina Dudong at itong si Jonas, mabilis ang kanilang mga kilos papunta doon sa dulo ng lugar ng Kang Isa para tulungan si Mamang Tasing doon sa lugar. Habang sina Makor naman, kasama sina Lucas at Luis, mabilis nang tumatakbo ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Papunta na ang tatlo doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Canida at Poldo para tulungan ang dalawa na kalabanin ang mga gabunan at ang mga pirok-pirok.